alam mo yung mga ganong bagay, mas naniniwala pa rin ako na mag-pray na lang tayo. Kasi ako para sa akin na, hindi pa rin na, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasi kahit sa mga, in term ng kalamidad, sa mga negative na vision, pinapakita na sa atin, bakit? Para makapag-ingat po tayo. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pagkawala ng maraming kabahayan dahil sa lakas ng pagtama ng hamon ng kalikasan na ito ayon sa mga visions ni Madam Rudy Balvin. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. May nakikita akong isang pinakamalakas na lindol na mangyayari pa lamang sa kasaysayan ng bansang ito. At sadyang malakas ito dahil sa tindi ng pinsala na dinulot. Gaya ng sabi ng iba na ito ay normal na nangyayari. Ngunit mag-ingat lamang ang lahat dahil may mga ilang buhay na nawala sa tindi ng impact nito. Sa vision ko, kahit pagbiyak ng kalsada ay nakikita ko na mangyayari. Dahil sa lakas ng pagyanik nito na kung saan ay nagising ang isang bulkang natutulog. Ngunit ang isang bulkan ay sumabog ito sa araw na kung saan nagkaroon ng sunog sa isang lugar. Isang lugar na pamilihan ng karne. Isang malakas na apoy na hindi agad natigil dahil na din sa nagpanik ang ibang mga tao. Lalo pa sa vision ko ay may gumuho na gusali. Maging handa at huwag makalimot ang manalangin sa Diyos. Lahat na ito ay nakikita ko sa vision ko at huwag ninyo ito katakutan. Ngunit dapat itong paghandaan. Sabi ng iba kung tayo ay mahal ng Diyos at ang Diyos ay katahimikan, dapat hindi nangyayari ang lahat ng ito. Pero ating pakatandaan din na ang mundo ay pagmamay-ari ng Diyos na pinapagamit sa atin. Ngunit karamihan sa mga tao sa sanlibutan, inaapuso at hindi inaingatan, kaya sa atin din ang balik na hamon ng kalikasan. At mabilis mapinsala ng dahil na din, hindi natin iniingatan ang mundo na ating ginagalawan. Mahal niya tayo, kasi tayo ay binigyan ng babala sa pangyayaring negatibo. Huwag lang nating kalimutan ang magmaingat, maging handa at magdasal. Dalawang kilalang personality sa bansang ito ang masasawi dahil ang isa nito ay nilooban sa kanyang tahanan at hindi ito hinayaan ng suspect na mabuhay pa. At ang isa naman ay aksidente ang ikanasawi nito. Magmaingat sa lahat ng ating gagawin at huwag tayo makalimot na manalangin palagi dahil ang Diyos ay mahal tayo kaya tayo ay nabigyan ng babala. Ito ay ang vision ni Madam sa Taiwan. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.